And of course, ang prayer sa Panginoon Diyos. Then, yung ating kalusugan, mayroon pa ako isi-share sa inyo kasi ako ay hiningi ko na sa Panginoon at ginagawa ko na ako po'y umabot na 130 years old na healthy at pwede pa magkaway-kaway sa inyo, pwede pa akong maglakad-lakad. Kasi nga po si Adam, inabot po siya ng 930 years old. Si Noah, 950 years old. Si Metulisa, inabot po ng 969. Ay hindi ko naman po iyon ay minimiti pa. Kasi nung mga panahon na yon, ang Earth, si Mother Earth ay paraiso. Ang hangin po, lahat ay oxygen. Ang mga kinakain, mga vitamin and minerals ay lahat ng natural. Walang mga chemical, mataba masyado ang lupa. Ang ating mga kinakain prutos, gulay, talagang masustansyang masustansya. Ang stress po noon, halos walang stress, bihirang bihira. At nausap lang natin sandali. Amazing Arlene Ramalyu sa Marcelo. Good morning po, Dr. Joy. Have a blessed Sunday po. Have a blessed Sunday also. Ganun din sa ating kaibigan at leader na si Amazing Ninya Rilly Moral. Hi po, Amazing Doc. O, ito ang may ano, kailangan ninyo ng mga kailangan po ninyo ng may tinitinda po itong generator, mga genset. Oh, kaibigan natin ito, Amazing Ninya Rilly Moral. Yan, di genset niya. Ang genset niya ay ting galing sa Manila, kaya direkta. Kaya much affordable at quality. Yan, okay, Amazing Ninya. Ay, pagkaibigan, kaibigan, di ba? At yan po ay ano, di ba? So, yan po ang ano. So, kalusugan. Isa po, ito po sabihin ko sa inyo ha, isa po sa malaki ang nagagawa para magkaroon ng magandang kalusugan. Aside sa mga kinakain natin na mga masustansyang gulay, karamihan dapat gulay ang ating pong protina, isda. Pero yung iba kasi ang sinasabi, dapat ang kailangan natin na isda yung may kaliskis. Okay. At huwag yung mga hipon kasi ang kinakain niya, yung lalim mo, yung mga crabs kasi ang kinakain niya, mga marurumi, mga patay na kung ano-ano.
tingnan ang aking page sa Doc Joey Bitito page. Okay. So ganun po, kailangan po natin ang fasting. Okay. Iwasan po natin too much carbohydrates, too much rice, too much fats. Okay. Halimbawa, kumain ka ng umaga ng kamote. Kamote is medyo maganda kaysa rice. Ang rice talaga sobrang carbohydrates. Then tanghali rice, okay naman po yan. Sa gabi, sa hapon, pwede ka magmerinda ng light. Sa gabi, huwag ka nang kumain. Oh, magfasting ka na sa Sunday. Ay sa ano, sa gabi. Oh, kumain ka man alas 4 o alas 5. Wala na, after 5, huwag nang kumain. Wala na yan. Maniwala ka, masasanay ka. Pag nasanay ang katawan mo, healthy ka, much healthier ka. Much healthier ka. Kasi nga po, pag na-overeating ka, ang katawan natin, kung merong i-re-refer sa katawan mo, napabayaan yon. Ang nangyayari po, dinadigest yung pagkain. Pagkatapos, so hindi na gamit, hindi na energy, hindi na gamit, mare-restore na naman yun sa ating katawan. Di ba? Usually sa pancreas, di ba? Nandiyan ang sugar. So nare-restore po yan. Pag iyan po yung hindi nagagamit, iyan, andyan lang yan. Reserve na naman natin. Eh, kumain ka na naman the following din ng napakarami. Oh, blessed morning po, Doc, by Amazing Jobit Madila Diraco. Salamaton. I think sa Amazing Jobit Madila Diraco from other, ano, from other, hindi ata, sa Albay. I don't know kung saan ito si Madam. Okay, so, iyan po. Kaya po, kailangan kumain tayo at least, drink more water, di ba? Eat more vegetables. Pinaka-importante sa ating vegetables. Di ba? Ang vegetables kasi ay kailangan ng katawan natin, mga vitamin and minerals. Pero kung pwede nga po, yung wala pong spray. Di ba? Pa-shout out Eva May Markayda pa po, ang baka kay Igam. Eva May Merkayda. Nagpapa-shout out po si Amazing Cherry Bicho ng Upper Binugsakan, Ginubatan, Albay. At ganun din po si Amazing Jubit Madila Dirago from Comun, Kamalik, Albay. O Comun ka pala, tama-tama. Yung gobernador natin, alam na ninyo kung sino yung ating mga ka-amazing ko, sino ating mga susuporta na presidente, vice president, senator, congressman, governor, vice governor, yan, party list, yan, di ba? Tanungin lang ninyo sa akin kung sino ang pinaka-qualified, di ba? Para naman ay maibuto natin sa mga makakatulong sa ating kababayan. Di ba? Yan ang importante. Kasi bigyan ka ng 500, 1,000, naman yan. Yes po, Doc. Alams na po. Ayan. Yan ang gusto ko. Alams na ni Amazing Jobit. Madila ang kailangan nating support. Supportahan. Wala yung aking assistant dito. Nanunuyo ng aking lalamunan. Hi po, Doc Joey. Have a blessed Sunday po in sa lahat by Amazing Sheila May Barilla. I think si Amazing Barilla from Daragalbay. Yan. Okay. So yan po, ha. Pagkain ang kailangan natin. Pagkain na wasto. More on vegetables. Tingnan mo ang mga hayop. Mga kalabaw na yan, mga kambing na yan. Halos hindi nagkakasakit, kinakain lang mga damo. Ang problema nila, yung damong nakain nilang iba, may mga chemicals na, may mga pesticides na. Halimbawa, palay. Yung palay, nilagyan ng pesticides. Okay, so yan po, inani na yan. Nakain ng kalabaw, nakain ng baka. Nakapunta sa kanyang katawan. Pero hindi naman namamatay kagad yung baka at saka kalabaw kasi nga po mayroon silang tinatawag na detoxification process. Ang problema nga
kung ang kinakain nila ay walang kimikal, mas hahabang buhay nila, mas maging malusog sila. Kasi ang tao, ang hayop, kalaban niyang kimikal. Kimikal ang kalaban natin. Diba? Kaya nung ginawa ni Lord ang mundong ibabaw, walang kimikal, puro natural. Ang kimikal, inbinto po yan ng tao. Tao po ang sumira sa ating bansa, sa ating lipunan. O, andyan na, ang aking amazing kumare, amazing Annie Gonzalez ng Barangay To at Barangay Basod, Bakakay Albay. I bless you Saturday morning. Diba? Ano din si amazing Lit-Lit Parado. Lilit Parado, good morning po, Doc Joy. Always God bless you. Yes, salamaton. God bless you also. Okay. Lagay po ninyo kung saan kayong lugar para ma-shout out po natin. Okay, so amazing Aryan, kung andito ka, nakikinig ka na nun, ja, pwede bang pakibigyan mo ako ng tubig? Salamaton. Amazing Risnob Mason, hello po Doc Joy, blessed Sunday po, keep safe always, salamaton. And gayon din po sa iyo at sa iyong bilog na pamilya. Opo, gaya ng rabbit, puro dahon pagkain niya at hinog na saging, all naturals. Yes, yes. Kaya nga po sila ay malalakas ang katawan. Amazing Lucy Mindeville Tripolka, happy Sunday po Doc. Happy Sunday rin sa iyo at sa iyong bilog ng iyong pamilya. Always keep safe, kumain ng mga natural at huwag po tayo ng kain. Too much eating is bad sa ating katawan. From Amazing Lilit Parado, pa-shout out po, Taguig City, nod po ako Doc. Ah, nasa Taguig pala ito si Amazing Lilit. Yan, di ba? O, nakarating na tayo sa Taguig City. Metro Manila. Di ba? Diyan ang ano, yan ang... Di ba? Kaitano, na kandidato for senator. O, di ba? Okay. So, yan po. Ay, tayo po ay walang masamang tinapay. Basta tayo nagtutulungan. Tayo magkakaibigan, magkakapatid. Di ba? Ito yung aking very... Matagal na. Di ba? Kasama ko pa ito sa Tarabangan. Amazing Margie Trasmer ng Tabaco City. Ito po ay ano ito? Acid po ito. Hello Doc, good morning po. Magandang umaga sa iyo at sa iyong bilog, sa iyong pamilya, lalo mga anak nito. Nako, mga dalaginding na mga napakaganda, kasing ganda ni mami niya. Diba? Okay. So, pagkain. Okay, what's your intake? Isipin po natin itong araw na ito, anong kakainin ko? Diba? Okay. Basta limitan ang carbohydrates, limitan ang sugar. Yan po. Limitan ang calorie na pumapasok sa ating katawan. Okay, ngayon pwedeng kumain lang tayo twice a day ng solid food. Okay, ang solid ibig sabihin umaga, tanghali, pwede yan. O pwede naman brunch ka mga alas 10, kain ka ulit mga alas 4, pwede po yan. O alas 5. Diba? Okay, yan po sa pagsusuri ko. Yan po ang isa sa makakatulong sa atin para mabawasan, gumaling sa ating makaramdaman at tumaba ang buhay natin. Lalo pag nagkakaedad ka na 40 pataas, iwas na sa mga pagkain na marami. Iwas na 40 pataas. Diba? Para ikaw humaba ang buhay. Diba? Maganda po yung healthy ka, mahabang buhay. Diba? At ito pala, may bagong research po rin yun sa Germany. Okay. Para makaiwas sa itong mga COVID, mga corona, mga Omicron na yan. Okay. Ang gawin po natin, ganito po yan. Ganito ang gagawin natin, ha. Mag-gargil po tayo. Gargil. Magmumog. Maligamgam na may asin. Okay. Maligamgam na may asin. Kung may kalamansi pa, mas maganda. Kasi, nag-convert po iyan into
mikro ay yung mga viruses diyan, mamamatay po yan, mawawala, mababawasan, mababawasan, mababawasan. Kaya kailangan magkukuntay, maligamgam na may asin. Okay, maliwanag. Okay, maliwanag. Lagyan ninyo na isang kalamansi, isang kalamansi, mas maganda. Kasi ang kalamansi po yan, isang kalayan. Okay, maliwanag. Ngayon, uminom ka. Pag inom mo naman, lagyan mo ng kaunting asin. Kung may rock salt, mas maganda. Lagyan mo ng kalamansi. Iyon ang inumin mo. Okay. Kasi yung kalamansi is vitamin C. At the same time, alkaline po yan. Pag pumasok sa katawan natin. Okay. Ayan. Dapat ang ating iboboto sa darating na eleksyon ang may puso at panindigan sa sambayanang Pilipino. Dapat totoo, walang kinikilingan lahat, tinutulungan. Tama po yan. Ang tanong, paano mo malalaman? Ano ba ang kanyang track record? Kasi ako sabihin ko, nako, tutulungan ko kayo pag ako'y binoto ninyo. Paunanin ko ang sambayan ng Pilipino. Binoto na ako, wala akong eksperyensya. Mga advisors ko, yung pala, wala akong eksperyensya, paikutin lang ako. Kasi para sa kanilang pangsarili, eh kawawa naman iyong bumuto sa akin na 50 million Pilipinos. O, di ba? Kailang may track record, wala ka pa dyan sa posisyon na yan, ano na ang iyong mga ginagawa? Di ba? Tama yan. Oh, tama. Di ba? Nung siya ay nahalal bilang mayor halimbawa, anong kanyang nagawa? Di ba? Kasi alos po lahat ng kandidato yan ay nahalal na. Okay, sabihin ko sa inyo. Senator Ping Lacson, nahalal na po yan. Ilang taon na senador. Mayor Isko Moreno, nahalal na po yan. Mayor, Vice Mayor, naging Undersecretary ng DSWD, at naging chairman na po yan ng isang corporation, yung railway, yan nagmamain po dyan sa yung yung going to North Luzon, di ba? Okay. So naging vice, naging councilor pa yan. Okay. Manny Pacquiao, naging senador, congressman, naging senador. Bongbong Marcos, I think naging congressman, governor, naging senador. Oh, Lenny Robredo, naging lawyer ng mga Maralita, naging congresswoman, naging vice president. Oh, dapat pag-aralan na ninyo. Huwag yung sinabi ni Doc Joy Bitito, huwag. Ano ang kanyang mga ginawa? At halimbawa, kung may mga sakuna, ano ang kanilang mga nagawa? Kasi madaling sabihin, nako, kayo lahat ay aking tutulungan. Kayo lahat ay gagandang buhay. Ang tanong, may kapasidad ka ba? Ano ang iyong track record? Ano ang iyong eksperyensya? Ano ang iyong puso? Di ba? Ano ang iyong puso? Makamaralita ka ba? Kasi ang maralita natin, ang mga mahirap, may git 50%. Di ba? O baka sinabi mo lang ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sinabi ng iyong mga handlers, sinabi ng ano, mamaya yung handlers mo na naili ka, mga handlers mo, mga leaders mo na magpapatakbo sa Malacanang. O, kawawang Juan de la Cruz, 6 na taon na naman na tayo maghihirap. Di ba? Di ba? Madali kasing sabihin yan eh. Pero ano nga ang ginawa niya? Di ba? Kasi pag wala pang mangyari, 2020, pa kandidato na akong presidente. Kasi sawang-sawa na ako sa nangyari sa Pilipinas. Di ba? O ako, ano ang nagawa ko? Hindi pa ako nahilig sa ano, sa gobyerno. O kayo na magsabi kung ano ang nagawa ko. Hindi ko nasasabihin kung meron ako natulungan kahit pa paano. Oh, di ba? Nung isang araw na naman, Dok, na-operahan ako, may ano ako, may sister ko.
Opera na naman ako sa ano, sa BRTTH. Pwede bang tulungan mo ako? Anong gagawin mo, Diyos ko, pag inunggok ako? O hindi ko nasasabihin kung ano ginawa ko, di ba? Kasi nasa Facebook, kaibigan natin sa Facebook. Pero ayaw ko naman mayat maya. Kahit yung, Dok, panlampi ng anak ko, Dok, God. Anak ka ng anak, bakit? Bakit ka, hindi mo pala kaya mag-anak? Bakit anak ka na, buhayin ang anak ko? Bakit ka, anak ng anak? Magpaturo ka sa akin, magpa-counseling kayo sa akin, paano hindi mabuntis? Kasi hindi mo kaya eh. Di ba? Bakit natin papasanin ng ibang tao iyong ginagawa mo na hindi mo pinaplano? Dapat planuhin mong buhay. Di ba? Oh, kaya nga ako hindi nagsisigarilyo, hindi nag-iinom, hindi nagsusugal, hindi pumupunta sa mga mall-mall na yan, hindi kumakain ng mga maarting pagkain, hindi masyado hindi nagagasto, salos. Kasi nga, hindi ko kaya. Kung ano lang kaya ko, yun lang ginagawa ko sa buhay ko. Di ba? Hindi yung, nako, gobernador, ito, pupunta ko sa SM, pwede yung pahingin na 1,000. O mayor, pupunta ko sa, ano, makipag-inuman ako, pahingin ako 1,000. Eh, Diyos ko, Panginoon ko, nasa nagmukha mo. Di ba? Kaya nga po sabi ko, sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Diba? Hmm. Sa totoo lang, lahat ng kandidatong yan, merong gustong mangyari sa Pilipinas, pero meron pong pinakanabis dyan, sa totoo lang. Totoo. Kasi po ako, matagal na akong bumubuto from Marcos to PRRD. Kilala ko po sila lahat. Ferdinand Diosdado Macapagal. I think Diosdado Macapagal, hindi pa ako bumubuto noon, hindi pa. Pero kay Marcos, bumuto na ako. Oh. Marcos, kay Tita Kore, kay Fidel Ramos, kay Ira Pistrada, GMA, Noynoy Aquino, PRRD. Ngayon naman, sino ibubuto natin? Diyos ko. At ako, ganito po yan ha, huwag na huwag kayong ibubuto ang isang kandidato na nangangako na kung ano ang ibibigay sa atin. Para ibuto natin sila, kung meron silang ibibigay, nasabi after election, ibigay na ngayon. Ibigay na ngayon. Di ba? Hindi, sabi niya, may ibibigay ako sa inyo. $1 trillion. Ibigay na ngayon. Ibayaran natin ang Pilipinas ang utang para tayo umasinso lahat. Huwag yung after election, bibigyan ko kayo ng pera. Diyos ko, Panginoon ko. Ilang beses na ba tayong naluloko sa mga ganyan? Di ba? Kung gustong ibigay ngayon ha, ngayon na ibigay na kay Juan de la Cruz. Eh, paano ko hindi na ibigay? Naging presidente na. Ano ang magagawa natin? Sabihin naman natin, charge to experience. Naku, pag ganyan charge to experience, dapat ibuto na ninyo 2020. Si Bitito. Oh. Kasi experience ako, 50 taon na mahigit. Ay, Diyos ko. Ang Pilipinas, sa totoo lang, dapat puso. Pusong maka-Diyos, makatao, makabayan, hindi pang personal. Commitment. Ano ba? Disiplina. Wala eh. Lahat mga magagaling, pero anong nangyari sa Pilipinas, Diyos ko. Di ba? Okay. Di bayaban ng baklayon, baka kaibay. Okay, mamaya na po kayo tumawag at tayo nasa radyo. Good morning po sa lahat. Amazing G-Bayaban ng Baklayon, baka ka-Elbay. Kanina po ako nanonood, sige lang ng cellphone. Hello po, Tita Gidget Bulagaw from Saudi Arabia. Yan. Yan
mga taga Saudi Arabia nanonood sa atin. Mamaya na kayo po man ano, tumawag kasi po mapuputol po yung ating FB Live. Okay. So, tama ba, Kap Titing? Kung nangangako, mayroong ibibigay after election, ngayon na ibigay. Kahit konti, basta mayroon. Huwag yung magbibigay ako sa'yo. Halimbawa, sabi yung Kap Titing, Kap Titing, bibigyan kita ng 100,000, manalo lang ako. Sigurado ba yung 100,000 na yan? Kung ako, sabihin ko sa iyo, Doc Joey, kahit sandaan, ibigay mo na ngayon, suportahan kita. At least sandaan, nahawakan mo na. Tama? Andiyan na. Pero yung nagsabi, Jesus, Panginoon ko, kung ano-ano pinapangako, maraming, oh boy. Takot na takot ako sa mga ganyan. Mga ngako, ay, napapako karami, 99.99 napapako. Sa totoo lang. Di ba? Iba rin kasi ang aking eksperyensya. Eksperyensya ko, sales and marketing, nakipag-usap, libu-libong tao, nakiharap sa libu-libong tao, marami dyan ang mga buaya. Di ba? Okay. Putol-putol daw signal natin, hindi naman may ang signal natin dito. Siguro ang signal mo, Miss G. Bayaban, ang mahina. Ano po ang signal natin dito? Di ba? So, ganun po yan. Tama po yung sinabi ni Amazing Cherry, Sheila May Barilla. Dapat ang ating iboboto sa darating na eleksyon ang may puso at panindigan. Sa sambayan Pilipino, dapat totoo, walang kinikilingan, lahat tinutulungan. Tama yan, pero ang tanong pa, paano mo malalaman? Di ba? Paano mo malalaman? Si Pacquiao tumutulong. Si Isko tumutulong. Si Lini tumutulong. Si Bongbong, naging gobernador sa kanila, siguro tumutulong din. Si Ping tumutulong. Ay, paano mo malalaman yan? Walang kinikilingan. Eh, pero ako may na, si Pacquiao, wala rin kinikilingan. Si Mayor Isko, wala rin kinikilingan. Si Lini, wala rin kinikilingan. Si Ping, ang pagkakalam ko, wala rin kinikilingan. O, sino dyan? Lahat tinutulungan. Yan ang, hindi ko lang alam kung lahat matutulungan nila. Yan ang medyo questionable. May puso't paninindigan. Yan na yung puso't paninindigan. Yung paninindigan medyo mabigat. Kasi dyan, kung sino ang mga tumulong, kahit tumulong dyan balasubas, later on, babawiin na yung tinulong. Di ba? Kaya dapat, yung kandidato, yung mananalo talaga, ay ano, yung may paninindigan talaga, may commitment para sa ating mamamayan. Di ba? Okay. Katulad ko, may commitment ako Sunday, may programa ako, programa talaga. Kung I cannot do it, someone will take over. Di ba? So, ganun po yan. Commitment is very important. Okay. So, yung pong mga gustong pumunta dyan po sa ating booking office sa Barangay 18, Gabangan West, sarado po dyan. Dito po sa Dorotea, andito tayo. At dyan po sa Kimantong Daraga Albay, i-text lang po ninyo si Amazing Diamond Arlene sa kanyang numerong 0946-051-9050. 0946-051-9050. Marami po siya dyan na produktong Amazing Trio, Amazing 4, Mega 1, Healthy Drinks, Berry Soap. Meron din po siya dyan na Slimmer's Rice. Yan. Meron din po siya dyan ng rubbing alcohol. Di ba? Meron din po siya dyan. Okay, 70 isopropyl alcohol. Okay, so yan po.
So dyan na lang po kayo pag Sunday, Monday to Saturday lang po tayo sa Kabaangan West, Legazpi City. Okay. Kasi para hindi po masayang yung oras ninyo. Di ba? Hmm. Malapit lang naman Legazpi puntang Daraga. It's a matter of 10. Kung mayroong sasakyan, 10 minutes. 7 to 10 minutes. Kung wala, mag ano kayo, 15 to 20 minutes. Okay. So yan po ang magandang balita ko sa inyo. Kalusugan, kalusugan, kalusugan. Daig pa ang sangkatutak na kayamanan. Ang tao, pinakamababa, dapat mabuhay, pinakamababa. Pinakamababa po ang 80 years old. Mababang mababa po yan. Ibig sabihin, wala kang disiplina pa dyan. Hindi ka nagpapasting, hindi ka ang kinakain mo ay, hindi mo pinipili. Amazing Laika Cargente Kumare, good morning pa day, have a great day. Good morning also, have a great day. Oh. Oh, di ba? Hi po ate, good morning po with baby Amen. Yan. Oh, si Miss Diamond, di ba? Okay, so so doon na po tayo sa kalusugan. Kung meron po kayong mga katanungan regarding sa kalusugan, feel free na magtanong po, i-chat po ninyo sa akin dito para sa abot ng aking makakaya ay sasagutin ko po kayo. Pero po bukas alas 9 hanggang alas 6 meron tayong pre-consultation sa natural medicine dyan po sa second floor DGB building, barangay 18 Kabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral, katabi po malapit sa Food Panda, ang baba po namin Mabel Fashion. Yung pong may mga gusto ninyo mga from mga attire for special occasion, wedding, anniversary, whatever occasion, meron dyan silang coat and tie, meron po sila dyan na barong at bags dyan po sa Mabel Fashion Quality Products. Yan. At ang katabi po ay ang maybe ang Angelus cake, masarap na cake, homemade po 'yan and affordable. Ganun din po ang Orient Asia Lending for teachers, 1% only monthly ang interest. Setas po kami sa tagiliran po ang hagdanan. 'Yan. Pwede po rin niyo akong makontak sa 0998-975-8121 0998-975-8121. Birthday nga pala ng aking inaanak, ang anak ni Maring Laika Cargente tomorrow. Di ba? Tomorrow na yan, kumare. I cannot go there, pero pinadala ko na yung pambili ng cake. Trojicas. Yan. Morning, Doc. Amazing Charlita Abinyon. Pwede po kayo magpa-shoutout. Sabihin lang po ninyo inyong lugar. Okay? At pwede na kayo magtanong sa Natural Medicine at pati sa livelihood at service. By the way, bukas pala, ibibigay ko na po iyong nabili kong may nabili po ako kasi meron tayong pasyente na na-stroke, na-atake sa puso. So, bumili po sila ng ano tawag nito, ano? Cup yung yung parang stroller. Oo, parang stroller ang tawag niyan. Yung inaano nga nakalimutan ko na. Yung pinapaupuan sa mga na-stroke patient. So nabili ko 'yon kasi meron sa akin noon last year na humihingi na dalagita. Na ano, pero hindi na sa akin na follow up. So ngayon po yung gumaling na natulungan ng ating product na Migawan, wheelchair. Yeah. Thank you so much, amazing Miga. Diamond, Arlene, wheelchair. Alam mo si Doc Joy kasi kung minsan batang isip. Yung wheelchair natin, most likely ibibigay na natin bukas.
dito sa likuran natin, malapit lang sa Kaugutan. Kasi sabi nga natin, pupunta ka sa ibang bayan, meron naman dyan sa inyo mismo, tulungan mo na muna yung sa inyo, di ba? Pag makakuha pa tayo ng mga wheelchair, later on, kung may budget tayo, makahingi tayo sa mga politiko, di ba? Baka magbigay ulit tayo ng wheelchair, di ba? Okay. So, bukas ay umaga, malamang magbibigay namin ng wheelchair. Pagkatapos meron pa dyan yung binigay ni Mayor Noel Rosal na isang pack ng ano, isang na grocery, bibigay din na natin doon. At yun po, more or less, di ba? Na all bumabata. Nakita naman ninyo, batang-bata ako ngayon, no? Kasi nga, nagpapasting ako eh. Nagpapasting. Ginugutom ko ang buhay ko, Diyos ko. Alam mo, Kap, ang hirap. Sa totoo lang, kung mahina ang ano mo, wala, hindi kaya. Hindi kaya. Para magpatent. Na ano ka, na dalawang bis lang kang kumain isang araw. Mahirap. Sa totoo lang. Hindi naman mahina, pero it will take time bago mo ma-adapt sa katawan. Pero pag may ano ka, may commitment ka, kayang gawin. Nang pagkakaiba ka sa akin, may iniinom akong supplement na pampalit. Oo, di ba? Okay. Kasi, sabi ko, 130. So, dapat mabuhay pa ako ng mga at least mga ano, mga 60 plus pa. Di ba? So, ano ang gagawin ko? Pinag-aralan ko, ang culprit pala sugar, carbohydrates, fats, too much fats. Yan po, kahit inom ka ng inom ng gamot, kaya hindi ka totaling gumagaling, isa po yan sa dahilan. Hindi mo binabawasan ang basura mo sa katawan mo. Bawasan mo ang basura kung pwede nga wala kang basura sa katawan mo. Ang gamot, hindi naman pangtanggal ng basura yan. No. Hindi po pangtanggal ang synthetic drugs ng basura. Ang pangtanggal po, mga antioxidant, at ang pang ano po dyan, bawasan mo ang intake para ang basura kaunti. Para yung basura mo maalis. Yan, di ba? Kumain ka ng mga wastong pagkain. Oh. Di ba? Okay, nakuha po ba natin? Yan po ang ibig sabihin dyan. Okay. So, naintindihan po natin yan. Oh. Yan ang ibig sabihin po dyan. Ang nagamit ko pong cellphone, ay, yung cellphone ko pala nagamit, yung luma, kaya on and off. Nakalimutan ko. Hindi sa akin binigay yung bagong cellphone ni Miss ano, kaya pala on and off. Ito po yung luma ko ng cellphone na gamit ko. I'm sorry, my love. Diba? Okay. Pero pwede po tayo mag-break for a few, ano, kung gusto mo po. Tumataba ka, kumpare. Hindi naman tumataba. Okay lang, bumaba at ano nga tayo. Maganda lang tingnan ano ko ngayon kasi less stress na po tayo ngayon. Walang stress. Walos. Ang stress po ay kinakain ko na lang. Diba? Oh. Okay. Pwede po tayo mag-ano ng a few minutes, then we'll be back. Di ba? Oh, Kuya Manny, pwede bang patugtugin po muna natin yung mga yung ating pong mga testimonial sa DCGB, and we'll be right back after 5 minutes. So, wag po kayong aalis. Don't go away. We'll take a break for 5 minutes. 5 minutes po mga testimonial, and we'll be right back ng mga around 10:35. Okay, salamaton. A blessed Sunday to all. Sa lahat, God bless po. At babalik po ang iyong kaibigan, yung kapatid ni si Doc Joy Bitito after 5 minutes. Salamaton po. Mahina itong ano po, yung cellphone na nakuha ko.
Iyo, siguro mga 1 to 3 weeks. Ayun, malaki na po ang improvement niya kasi ano na siya, matabilo na. Ano, lumakas na po yung katawan niya, tapos yung katawan niya, yung hindi na po yung taba niya, parang iniihi niya, sir. Ayun. Dati sobrang mataba siya. Opo, dati po, mas mataba pa siya kisa sa'yo. So ngayon, gumanda na ang katawan. Opo, gumanda na ang katawan. At siya na maayos. Oo, tapos nakakapag-drive na siya ng kawal-kabal namin. Nakakapag-igib na kami ng 3 drum na tubig. Dalawang feeds na sa akong, ano. Tapos yun po, na ano na siya yan. Siya January 1? Na-stroke po siya January 1. Ilang araw kayo sa ospital? 7 days po. Ayun po, hanggang ngayon po, tinatanong ko siya kung anong improvement sa kanya ng gamot. Sabi niya maganda daw po ang improvement sa kanya, kaya pinapagpatuloy ko po pang-inom hanggang ngayon. So, apo. Magto 2 months pa lang si Romino ng amazing prayer? Oo, magto 2 months pa lang po ngayong 17 ng June. Pero ang improvement mo sa kanya ay napakaganda. Kasi po ano na siya, matabilo na at saka nakikipag-joke na. Yung kumbaga dating parang hirap na hirap siya magsalita dati. Pero ngayon po, pag nakikipag-usap siya, tatanungin mo, makikipag-usap, nakikipagpalitan na siya ng salita. So ano may sasabi mo sa mga nakikinig sa atin? Ano, sumali na po sila, tapos bumili ng Amazing Trio, uminom para gumaling na rin. Salamat lang po. Ako po si Nini, taga San Fernando. Iba po si Kalilos. Ang makulog ang paan, balakang ko, grabe kulog. Nang nag-take up kang video one, pag 3 days pa lang, doon ako na mamatian na pagbabago. Hanggang sa ngunya na mag-ano na ako na one month. March 4 ako nag-start. Ano na, pagmati ko, okay. Nakakapag-trabaho ko, nakakapag-samusa. Ano na ako kapag-samusamot ko. Video ano ba? May na, ano ang pang-diit na lang ang namamatian ko. Pero magayon talaga ang naanuhan ko. Kung yan, nakakapagtrabaho na. Dati dahil, ako nakulang pasalamat ko kay Do. Hindi ako tinuro kang God na magdigdi para hindi ako magpaano, check up sa iya. Yan ang ano ko kay Do. Nakulang pasalamat ko. So, gusto mga may mga namamatian na medyo may kagabatan man sa kuninda. Pagbigni lang sila kay Do, hindi nila makukuha ang karahayan kasi nakamatian. Yan lang. Ako si Ma'am Elizabeth Velasco, 64 years old, Ginubat ng Albay. Tinig lang ako sa radyo, sa DCTV, sa kanyang programa na tungkol sa Amazing Trio at saka Mega One. Napansin ko po na may mga magandang na mga sakit na nalulunasan tulad ng cancer, migraine, mayuma at iba-iba pang mga sakit na ramdaman. At saka ang pagpupo ko hindi masyado maganda. Ngunit nang matuklasan ko po kabangan di Gaspi City sa harapan ng Central Bank, nakilala ko po si Doc Joey Bitito at sinabi ko po ang aking mga nararamdaman sa katawan. Binigyan po ako niya ng gamot na una, yung Mega One. Nakainom po ako sa loob ng 1 buwan. Sa pag-inom ko po yon, may marami po akong pagbabago. Marami pong pagbabago sa aking katawan na nalunasan. At nung maubos ko po yon, bumalik ako dito sa opisina nila at binigyan niya ako ng gamot na Amazing 4. Maganda po ang pagbabago sa aking katawan, sa pag-ihi, kahit sa pagtulog, maganda na po ang pagtulog, sa pagkain, maganda sa pagkain. At yung mga masakit ko po dito sa aking paa, nawala po. At saka po minsan may sumasakit dito sa aking tiyan, nawala po yun. Siguro may mga intestinal disorder po ako, kaya nawala po. Kaya malaki pong pasasalamat ko kay Doc Joey Bitito, lalo na dito sa Miracle Health Corporation, na marami po sila
na itutulong sa mga tao, lalo na sa mga taong may sakit o karamdaman. Kaya iniling ko rin po sa mga tao na nakikinig sa programa niya, magsadya po dito sa kanyang opisina para matulungan sila sa iba't ibang sakit o karamdaman. May leukemia anak ko. Sa ngayon, pinapainom ko siya ng Amazing Trio na Multify, Miracle C, tsaka Mega A, tsaka Mega 1. Sa ngayon po, tuloy-tuloy ang pag-inom niya. Nakakatulong po siya na lumakas yung anak ko na nag-inom siya sa ngayon. Tapos may papasalamat po ako sa Miracle Health Corporation na malaking tulong na nakatulong sa anak ko sa pag-aling hanggang sa ngayon. Leukemia po ang sakit ng anak ko. Sa ngayon po, malakas na po siya. Ako po si Jacqueline Nidelion, Consanto Ninyo Bacon Sir Sobon. Kung ako po ay inutosan ng father po na magbakal po kainin Amazing Trio, eh sa inut po, day ko po aram ta ako nagpirmi nagbibiyahe, alagad kang so father ko po mag-take kainin, igos siya sa puso na namamatean, dakulo na pigmimintilan siya, alawin na panahon siyang nag-inom. Pero kung mag-inom po siya kaining Amazing Trio, mga pirang ano lang siya, nagka-take pa lang siya 1 month, then na siya pigpaparaatakar kang sa iyang namamatayan hanggang ngunyan. Then, sumadal ko man po na stroke. Pagka-stroke sa iya, grabing laboratory, grabing bulong, napig-inom mga mahalon. Eh, halos nag-stay pa kami sa hospital. Kang sabi kang father ko, mag-inom na lang muna siya kainin Amazing Trio. Then, ito po ang nangyari sa mother ko. Ngunyan, siya nakakatindog na, asikaso na sa kampara sa sarili niya, nalinigan ang sarili niya at nakakapagtaram siya, pati so pag-isip niya, nagkaigwa po kay bako na siyang so parang ulyanin ng dad na pag ginahuron mo na nagbabalik sa iya, so maray na pakikipag-ulay niya sa iyang kapwa. Hanggang niya, nag-iinom pa po siya, kaya nagpapasalamat po ako kay Maray na padagos siyang nakakainom kaini. Kaya po, para po sa gabos, para lalo pang maparahay ang sa indong salud, ini po, mag-inom po kamo kaini sa akang Amazing Trio, then Mega 1, tangani, padagos na mapakaray, lalong malilinigan po ang sa indong mga kamatean. Kaya po, sa gabos na naglilangok kaini, I pray na siyempre number one sa Panginoon kita nagtitiwala, pero panduwa po talaga ang instrumento ini ni Lord para lalong maparo. Sabi nga ni Amazing Trio, God is a miraculous God, at aramta na ang mga kamatean basa sa tuyang salud, sa tuyang hawak, saro ini sa kapamaraanan ni Lord para lalong mapakarhay ang sa tuyang kanusugan. Salamat po. Good morning. Ako po si Angelina Mitranang, Pinagubong, Tabaco, Albay. Bago ko po nakilala ang Amazing Trio, ang dami kong sakit narinig ko sa radyo. Pero bago po yan, ang sakit, bago po ko nakilala ang Amazing Trio, operado na ako ng 4 na operasyon sa doktor. Inayawan na ako ng doktor, inayawan na ako ng herbal kasi po, 11 herbal ang nainom ko na Amazing Trio. Narinig ko lang po sa radyo, isang beses hindi na po ako makalakad kasi manid ang katawan ko mula 6 hanggang 20. Maga, buntis, 72 years old na po ako ng Tabaco, Albay. Okay. We are back sa ating programang Serbisyong Natural, Kalusugan, Pangkabuhayan at Serbisyong Totoo. Part 2 na po tayo, last part na. So, thank you for watching. Amazing Arlene Ramalyu sa Marcelo. Hi po, Doc. Always watching po. Salamat on. Okay. Kung maganda po ang programa natin, please share to your timeline para maraming makapanood sa atin.
na late na ako, amazing Rubigiana ng TV Albay. Why, oh why? Why ka na late? Okay, dalawang party na po sa iyo, part 2 na, di ba? Pero may kasabihan, better late than never. Yan, di ba? Ang importante, nakahabol pa rin. Kadadating lang po. Okay, salamat on. Okay, salamat sa iyong pag... sa paghabol mo sa ating programa para malaman natin ang magandang balita. Hello again sa aking beauteous friend from Tabaco Albay, amazing Margie Trasmer. Yan. Pang ano ito? Pang Miss Universe. Grabe. Yes, Doc. Always watching from amazing Robigiana ng TV Albay. So, ayan po ang sinabi ko sa inyo. Watch your intake. Pagkain. Iwasan ang sugar. Iwasan ang carbohydrates. Marami. Ibig sabihin, pag-iwasan, kaunti-kaunti lang. Iwasan ang too much fats. Lalong animal fats. Yan. Di ba? Yan po ang dapat natin gawin para humabang buhay. At of course, yung fasting. Kailangan kumain lang tayo pakunti-kunti. Di ba? Marami pong sugar. Kahit yung mga tinapay na yan, mga white bread na yan, may sugar po yan. Of course, yung mga gatas na yan, may sugar po yan. Marami may sugar. Ang dami-dami po na mga processed food, may sugar po yan. Halos lahat po yan. Karamihan, if not all. Diba? Kaya dapat alam natin. Diba? Alamin. Importante, alam natin. Mary Grace Salazar, hello po. Hello po. Hello. Hello po. Hi po. Ano na ito? Shortcut. Ang hello, lo. Pero pag tinagalog mo ang lo, mababa. Lo. Kaya, hi po. Hi, mataas naman. Kita mo na ngayon. Kaya kailangan marunong ka. In ka sa kabataan. Di ba? Okay. Okay. So yan po ang magandang balita sa atin at hindi po natin na ano sa atin mabuti. Once again, amazing Cheryl Panyo. Hi po Doc. Hello sa iyo. Kumusta? Of course, ang ating follower from TV. Ang masugid na follower, amazing Robigyanan. Di ba? Okay. Okay dito sa harap ko nagbibilad ng palay sa itaas ng okay yan ah. Binigyan ako ng tinatawag na yung bang ano, binibigyan tayo ng idea. Okay. So, yan po. At we have 20 minutes to go before the program is over. Sana ay tayo ay merong matutunan. So, watch your intake. Then, fasting. Iwasan yung mga sugar, carbohydrates, too much fats. Okay, drink more water. Sleep 7 to 8 hours a day. Avoid stress, lalo mental stress, di ba? Pray a lot, yan ang kailangan natin. Okay, exercise a little, 15 minutes. 15 to 30 minutes a day. Di ba? Okay, 20 minutes a day, pwede na yan. Lakad lang, di ba? And yung mga prutas, iwasan yung maraming sugar. Di ba? So, ganun po yan. More water.
Mm-hmm. Then take supplements, natural supplements tulad ng Migawan. Miracle C, Amazing 4, talagang validated po yung magagaling yan. Diba? So matitipid po ninyo sa pagkain, i-channel mo sa supplement. Okay, malaki ang magagawa niyan para maging healthy at humaba ang buhay natin. Okay. So yan na po ang magandang balita ko sa inyo para matutunan natin iyong mga bagay-bagay na iyong pong mapakinabangan sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa mga kamag-anak, kaibigan, kakilala. Di ba? So doon naman po sa isa tayong programa sa kabuhayan. Yung ating po ngayon, may promo tayo sa membership. Di ba? Membership po natin dati 6,000, 11,500, 20,000 or more. Ngayon po, as low as 600 pesos, meron ka na, pwede ka na pamember at may discount ka ng 25%. At ang susunod dyan, 1,000. Sa 1,000, meron ka ng isang blister na Migawan at may isang anong alcohol. Iyan po yung 1,000, 25%. Ang 2,000 is 30 capsules sa Migawan, isang alcohol, 25%. Ang 4,000, isang box sa Migawan, isang alcohol, isang gallon, at saka isang Slimmer's Rice or Mega Choco, 4,000, 30% discount. So doon ka na sa 30%, kasi kung mag-retail ka, may kita ka. Kung ayaw mag-retail, pag ikaw nag-sponsor, medyo malaki ang kikitain mo kasi nag-sponsor ka o nag-refer o nag-recruit or nag-recommenda. Yan. Yan po ang kabuhayan natin. Ngayon, pag sinipagan mo, nakakuha ka na ng binary-binary, may kita ka pa dyan. Maring pwede kang kumita ng one way, two ways, three ways or more. Di ba? So yan po ang magandang balita. Ang example natin yan, si Amazing Diamond Arlene. Kumikita siya na nasa 5-figure a month. 5. Di ba? Okay, maliwanag. Kasi maganda. Ginagawa niya araw-araw. It's a habit. It's commitment. Di ba? May disiplina. Di ba? Marami sa atin, okay na yung mga parapol-rapol, okay na makakuha ng konti. Ayaw talagang kumita ng malaki, ng more than sapat. Kasi kailangan more than sapat kasi in case of special needs, in case of emergency, wala kang madudukot. Di ba? Okay, maliwanag. Aha. So, kung may katanungan po kayo niyan, pwede. Yung mag-stockist naman, from 120,000, ngayon 60,000, pwede na. 60,000, pwede ka na mag-stockist. 35% ang discount mo. Okay, maliwanag. So, kay Doc Joy Bitito, lahat ay po pwede, basta pag-usapan lang po natin. Magagawan po natin ang paraan. Di ba? Magagawa natin ang paraan. Ang importante, may commitment ka. Okay. Huwag yung parang hermit crab tayo. From dito, mamay, ando na naman. Mamay, ando na naman. Mamay, babalik na naman. Di ba? Wala kang commitment, wala kang loyalty. Pag wala kang commitment, wala kang loyalty, wala kang disiplina, eh wala kang identity. Kailangan ka may identity ka. Sino ka bilang si Doc Joey Bitito? Ano ang identity mo? Ikaw mapagkakatiwalaan o hindi? Dapat ganon. May identity ka eh. Ikaw ba'y nabibili lang ng pera o hindi? Ikaw ba maka-Diyos, makatao, makabayan o hindi? Ikaw ba ang sinasabi mo totoo o hindi? Ikaw ba ay pinapaniwalaan ng tao o hindi? Di ba? Dapat ganun yan. Di ba, Missing Ermalyn Cepeda de la Cruz, good morning. Nahuli ka yata. Okay. Better late than never. Di ba? Okay, so iyon na po sa atin. Tapos na tayo sa health, tapos na tayo sa library service yung totoo. So, ang February po, it's a love month, kaya po mamimigay tayo. Mamimigay tayo ng maaring mga produkto, maaring Amazing 3 or Amazing 4, di ba? Or Migawan, di ba? At ano po ito? At titingnan natin kung ituloy pa natin ang itlog.
Kung magbigay din tayo ng rice or ano, depende. Di ba? Basta ang goal po natin sa February makapagbigay at least apat. Apat hanggang pataas. Hindi ko na alam, minimum apat. Okay. Apat. Okay. Pipiliin ulit natin may mga sakit at mga mahihirap. Okay, maliwanag. Apat. Okay. Oh, ilang kilong bigas kung sakaling mamigay ako ng ilang kilong bigas, ilang ba ang minimum dapat ibigay? Meron na tayong Amazing 4, tigasampo, alimbawa, balik 40 kapsula. Ang halaga niyan retail, 1,790 kung walang discount. Kung may discount, 1,500. Magbibigay tayo, alimbawa, isang tray na itlog. Example lang. Kung magbibigay ako ng bigas, kahit pwede na ba ang 5 kilo, 6, 7, 8, 10. Kasi kung 10, baka hindi ko na kayanin. Di ba? Okay. Okay. No, 5 kilos daw na bigas, okay na. Okay. So, okay. So, pwede ko po ibigay, kung wala tayong magbibigay na iba, Amazing 4, tigasampung kapsula, isang tray na itlog, 5 kilong bigas. Okay, ayos na tayo dyan. Ayos na. Okay na. Umanap na kayo ng mga mahihirap na bibigyan natin. Isos February is love month. Love month. Basta minimum apat. Kung tayo swinerte with the God's grace, pwede maging 8, maging 10, maging 12, maging 15. Baka 15 mahirapan na tayo. Titingnan natin. Di ba? Pwede sigurong 15. Pupunta sila sa opisina na. Kasi kung kami ang pupunta, halimbawa, pwede yan. Pag bakakay, bakakay. Tatlo siguro isang araw. Halimbawa, umalis ka alas 9. Alas 9 ang alas 10. Doon sa isa naman, alas 10, alas 11. Alas 11, alas 12. Tatlo, pwede po yan. Huwag po yung mga malalayo. Isang lugar lang. Di ba? Halimbawa, baka kay mainland, pwede yan. Okay, so iyon po ang gagawin natin. Pwede tayo makapagbigay dyan na medyo marami-rami. Okay. So iyon po ang ano natin. So hanapin natin yung mga mahihirap. Kasi mahirap eh. Sabihin na, Doc Joe, hindi ka naman kandidato, ba't namimigay ka? Eh hindi naman porque hindi kandidato, hindi tayo mamimigay. Eh ginawa po natin yan, 20 ano pa yan? 2020 pa. Tinuloy-tuloy ko po yan. Pero hindi kasing dami nung 2020 or 2021. 2020 ang pinakamarami na pinamigay natin. Sabi natin, sana ikaw nanalo noon. Hindi natin, wag na isipin yan. Sana-sana tapos na yan eh. Diba? Okay. Magpa-booster ka ng 6 months lang po. Safe, don't have 3 months po. Yan, sinasabi mo yan. Amazing Ermalin. May nagsabi naman, dalawa lang na injection sa iyo, tama na. Kasi yung pangatlo, baka delikado. Which is which, di ba? Napanood ko yun sa television. Di ba? Ang number one, palakasin ninyo ang inyong immune system. Prayer at palakasin ang immune system. Ang dami nga pong nagpa-vaccinated, ang dami pang nahawaan. Bakit vaccinated? Why? Nahawaan ka pa. Why? Nasabi nila, maiwasan na ma-hospitalized. Yung sabi nila, I don't know. I won't repute that. Di ba? Pero sa akin, yung ginawa ng ating Panginoon Diyos na immune system, yun po ang ating pangalagaan, yun po ang ating palakasin. Di ba? Okay, so yan po ang pinaka-importante sa akin. Di ba? Ang gawa ng tao, laging talo yan ang gawa ng Diyos. Remember that. Okay. Sa opisina lang, yung natrangkaso, hindi ko nasabihin na COVID, inabot siya na may 1 linggo, almost 2 weeks. Yung wala pong hindi vaccinated, ilang araw lang. Di ba? 4 na araw, 3, 4, 5 araw. So, diyan ka magtataka eh. Diyan ka magtataka. Di ba?
Tatlo po non-vaccinated, maikli lang po yung sipon o bo. Yung vaccinated, almost 2 weeks. Oh, paano yan? Tatlo laban sa isa. Oh. Kaya ako naguguluhan ng isip ko. I cannot comprehend. Pero I have nothing against vaccination. No, wala po akong problema. Kung hindi ka naman magpapabaksin, it's your decision, not mine. Tama ba o mali? Sa'yo tama yan eh. Ikaw may buhay eh. Buhay mo yan eh. Hindi buhay ni Juan de la Cruz. Di ba? Oh. Oh. Kaya nga, yung iba apprehension, kasi nga, trial ang vaccine natin, trial. Mayroong waiver. Di ba? Kayo yung iba, even Pauchip Acosta, ayaw. Oh, may hinahanap siyang vaccine na klase, protein vaccine. Di ba? So, you cannot force them. Di ba? Ano, ikukulong mo sila lahat? Eh, mapupuno ang kulungan. Oh, di ba? Di ba? Pero kung kayo po'y kumakain ng malunggay, maraming gulay, 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 kalamansi, 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 or lemon. Don't have a plan yet. Ayan. Palakasin lang ang immune system, Doc, para iwas sa mga virus. Tama yan. No ride, no vaccine. Di ka makalunad sa jeep. Depende siya sa jeep. Di ba? Sa Sorsogon, hindi po pinapatupad. Sa Davao, hindi pinapatupad. Sa... sa Cebu, hindi po pinapatupad yan. May mga probinsya pong hindi pinapatupad. Di ba? At saka, para kayo makasakay, di ba? Pag kayo po ay empleyado, pwede kayong sumakay. Ang importante lang, iyong ID ninyo, company ID. Pagkatapos, kung kayo naman po ay mga essential, ang iyong nasa essential, ang iyong negosyo or what, pwede. Marami pong exemption dyan. Di ba? Kung sa akin yan, ipapatupad ko, merong sasakyan para sa vaccinated, may sasakyan para sa non-vaccinated. Di tapos ang problema. Di ba? Bakit ko i-complicate ang problema? Make it simple. Sabi nga ng mga magagaling, make it short and simple. Kiss. Keep it short and simple. Don't complicate. Di ba? Kung ako po ang authority, gagawin ko dyan, oh, ito, lahat ng jeep or bus para sa mga vaccinated. Dito naman sa non-vaccinated. Okay. Para maraming magpapabaksin, lahat ng vaccinated may discount at 20%. So, hindi po vaccinated, walang discount. Oh, di ba? Jesus, Panginoon ko. Hindi kasi nila ako inaano. Kinukonsulta. Pag ika nasa sales ng mayigit 40, mga 40 tao, halos alam mo na yan. Di ba? Oh. Benepisyo ang kailangan. Huwag iyong kamay na bakal. Kasi matagal lang takot ang Pilipino. Sobra-sobra ng takot ng Pilipino. Time pa ni Marcos. Di ba? Kasi tatakutin natin. Ang tanong, may batas ba talaga?
pagdating sa batas, pag nagkakasuwamba hanggang sa Supreme Court, mananalo ka kaya? Di ba? Sa US Supreme Court, talo na So vaccinated na ini-enforce. Hindi yun. Hindi pwede. Di ba? US Supreme Court pa yan, ha? Kaya dapat yan, gagawa ka na mas maganda. Tama yung sinasabi ni kailangan may insentibo ka. Ha, di ba? Ah, dito. Pero ako dyan, tama yung testing dapat. Testing kit ang kailangan per barangay na. Bigyan na ng testing kit. Kasi ikaw, itong bahay nito, may tinesting niya, may testing kit siya. Pag-test niya, oy, infected ng virus. So, huwag kang lalabas. Ano ka muna? Mag-isolation ka muna. Sa kwarto mo, isolated ka muna. Pag-test mo, after a week, okay ka na, makalabas ka na. Bibigyan ka ng clearance ng barangay. Simple as that. Diyos ko. Pag inilockdown mo, lahat, problema. Pati ekonomiya, problema. Ay, nako, mga matatalino masyado. Kailangan po natin pag-aralang mabuti. Huwag iyong barabarabay. Di ba? Sa Cebu, ayaw niya ng lockdown ni Governor Garcia. Kasi nga, madidislocate ang ekonomiya. Papa pa rin, papa. Oh, kung wala ng papa, ano mangyayari? Di ba? Huwag tayong sunod lang ng sunod sa mga multinational. Sus, Panginoon ko, wala tayong makain, pautangin tayong pautangin. Kawawa si Juan de la Cruz. Di ba? Huwag po ganon. Okay. So kung tayo po pamaskong pang-Valentine's handog ni Doc Joey, pwede po 40 kapsula Amazing 4. Tapos, isang tray na itlog at saka 5 kilong bigas. Okay na po yan, ha? Kung may magbigay, salamat. Okay. Ayos. Kailan natin umpisahan? First week ng February. Pwede na po kayong mag-recommend. I-recommend po ninyo mga mahirap na may karamdaman. Okay. Yung hindi kaya magpa-hospital, hindi kayang kumain ng dalawang bisis ang araw. Kahit dalawa man lamang. Di ba? Gulay. Okay. So yan po. Ayos na tayo dyan. Saan ako bibili? Sino po ba sa inyo nagbibinta ng bigas? So maraming bigas, 50 kilos. Baka meron sa inyo ng mga 1.7. 1.7. Di ba? Okay. So yan po, ha. Sinabi ko na sa inyo. Umpisa natin sa Bakakay. Bakakay, mga taga-Bakakay. Taga-Tabaco naman, Miss Margie, Amazing Margie, ikaw na bahala dyan sa Tabaco. Di ba? Kasi ikaw magaling dyan. Hindi ko sinasabing pinakamagaling kasi yung iba magagalit. Recommend ko, Doc, chewing ko po may karamdaman. Baka may karamdaman, pero kaya niya naman gumastos. Yung dapat hindi niya kayang gumastos. Di ba? Di ba? Okay, maliwanag. Ito kasi, hindi pang personal. Pangkalahatan natin to. Di ba? Okay. Ayos. Love. Doc Jewish love. Doc Jewish love. Di ba? Ano ang title natin? Sa title, mag-isip kayo. Is it Doc Joey's Love? Kasi ano po ito? Gagawin po natin na ibibidyo po natin ito. Gagawin po natin itong vlog. Okay? So, pwede na po kayo mag-recommend sa Image Unilevel 2. Doon na po ang lahat ng recommendation. Image Unilevel 2. Di ba? Para malaman ni Miss G.
Okay, nakapadyak-padyak lang. Nabuhay na. Stroke na po. Yan, wala ba siya mga anak kasama sa pamilya? Ang ano po natin, hindi po sa isang pamilya. Siya naghanap buhay, maliliit pa mga anak. Halimbawa na stroke, may walang pagkain halos, binibigyan-bigyan na lang ng mga kamag-anak. Iyan po'y priority natin yan. Okay, maliwanag. Paano kung may mga anak pa na nakakatulong? Iba naman, di ba? Okay. Wala po, walang asawa. O sige, ano muna kay Miss G? Purok, anong purok? Anong purok? Barangay, cellphone number kung mayroon. Facebook, okay, maliwanag. Okay. Pag sinabing bakla yon, okay. Binibigyan lang po na siya ng kapatid niya nagpapadyak. Okay, o sige, go na yan. Okay na po yan. Okay, 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 okay. Barangay din po ng Bakakay. O, sige. Barangay din ng Bakakay, pwede kang sumama. Gagawin po natin umaga yan. Umaga-umaga. Monday siguro. Sa Wednesday, kung makauwi kami. Diba? Pag umuwi po ako, malalaman ninyo na uwi ako ng Bakakay, ng Dorotea. Umaga po, mga alas 8, alis na kami dito para maaga tayo, makaano tayo, mga dalawa, tatlo. Kasi gusto natin marami, maraming matulungan. Kaya hindi ako kumandidato. Yung kapatid niya po nakapangasawa ng taga Kaugutan. Okay, so meron na sa tayong isang recipient, more or less. Kunin mo pangalan, complete name, age, cellphone number, kung may Facebook sa pamilya, mas maganda. Address, yan, okay. Okay. Sobrang init, pagod ang pagpadyak at nagugutom masama sa katawan. Tama po yan, Diyos ko. Ano pa ang ano natin, mga parapadyak. Di po kasi nakakapadyak, pagpadyak lang po, hanap buhay niya na istruk na po. Need lagi ng maraming tubig. Yes, dapat may baon na tubig, tubig, tubig. Okay. Okay, so lahat po na nakikinig, nanonood sa atin, bukas, nandiyan tayo sa second floor, DGB Building, Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Central and Food Panda. Ang baba po namin, Mabel Fashion, para po sa mga special occasion ang mabibili po ng mga attire dyan. May ang Angelus Cake, ang masarap na cake, at ang Orient Asia Express. Yan pong baba namin, nasa second floor. Tagiliran po ng Orient Asia ang hagda namin going to second floor. Okay. You may text Doc Joy 0998-975-8121, 0998-975-8121. At bukas po ang ating programang Serbisyo Natural Kalusugan, Kabuhayan at Serbisyong Totoo ay alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng gabi. Hopefully we can baka po ay maging guest natin si Amazing Diamond Arlene Pabilonia. Marami dyan sa Barangay 10, 11, 12, 13 po nag-positive, naka-quarantine. Yung pong hindi nagpa, baka po naka-lockdown, naka-ayong isang barangay, huwag na po natin. Kaya kung i-recommend na po ninyo, may contact number. Kasi mahirap na kung naka-lockdown, hindi tayo makapasok. Sayang oras natin. Okay, salamat doon. Amazing Ermalin Cepeda de la Cruz. Yan, di ba? Di ba?
Siguro ka kamag-anak mo, Ermalin, si Rick Cepeda, yung actor. Oh, naging kaibigan natin dati yon si ano. Okay, so ayan po. Mga minamahal kong kababayan, it's time to say goodbye. In the meantime, pero lagi natin isipin ang ating magandang kalusugan. Always pray. Watch your intake. Less food, less intake, mas maganda. More water, more sleep, more a little of exercise, 15 to 20 minutes a day will do. Diba? Manage your stress. Diba? At kailangan po mag-dumi tayo araw-araw, mag-urinate at pawisan as much as possible para po ma-detoxify tayo. Yan po ang way po para tayo magkaroon. And quality supplement katulad po na Amazing 4 and Mega 1. Mga minamahal kong baka di man po naka-quarantine. Kaya nga po kailangan i-verify natin. Okay? So, salamaton sa inyong lahat sa panunod po ng ating programang Serbisyong Natural, Kalusugan ng Pangkabuhay, Serbisyong Totoo. Ito po ang iyong lingkod na si Dr. Joy Bidito, ang kaibigan, ang kapatid ng sambayan ng Pilipino, especially sa Bicolandia, nagsabi maraming salamat. A blessed Sunday to all. Magandang tanghali. Hope you are safe and healthy. At ako'y nagsasabing mabuhay po ang Pilipino, mabuhay po ang Bicolano. God bless and I love you all.